guys, me Wilson Santero. Welcome nga pala sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay bago lang sa aking channel at gusto mo pang mapanood ang aking mga videos in the future, please subscribe to my channel and hit the notification bell icon for more. So ngayon, pang session 8 ko na ng Dermapen. So ito yung Dermapen ko. Kulay, medyo may pagkakulay rose gold. Yan, Dr. Pen. Kailangan muna syempre ng Dermapen. Sunod ng needles niya. So yung needles niya nilagay ko na sa ano, sa alcohol para syempre ma-disinfect. Sunod yung nabing cream. Nabing cream para siyang Korean. Nabili ko lang siya sa Shopee. Kulay dilaw na siya, naninilaw, pero hindi naman ako nai-irritate. Yan. Hindi naman ako nai-irritate sa pag ginagamit ko siya. So, parang okay lang. Pero yung cream wrap, pagkatapos natin gamitin to, kailangan natin mag-cream wrap. And 15 minutes or 20 minutes, pwede natin ano, i-stay sa mukha natin yung nabing cream and then tatanggalin na natin. Sunod yung wet wipes. So, ewan ko, gusto ko lang talaga ng wet wipes pag na-microneedling. And last, sorry, nasa ilalim. So last, yung vitamin C serum. Pagka penetrate or pagka sinugatan na natin yung mukha ko, lalagyan na natin ng vitamin C serum. Or usually ang ginagawa ko, bago ako mag-microneedling or gumamit ng Dr. Pen, nilalagyan ko na yung mukha ko ng vitamin C serum and then gagamitin ko na siya. And then pagkatapos gamitin ko ito, lalagyan ko ulit ng vitamin C serum para syempre pag natusok mag-penetrate talaga yung vitamin C, and also lalagay ko ulit ng vitamin C serum ulit kasi kaya natin ulitin natin yung paglalagay kasi may dugo-dugo, so pupunasan ko ulit ng wet wipes para matanggal yung dugo, then vitamin C serum. Last, yung nagamit ako nagamit ako ng steamer sa mukha. Yan. So, ito, ginagamit ko ito siguro paminsan-minsan. Pero ngayon, gagamitin ko ito sa ano, pagkatapos ko gamitan ng ano, vitamin C serum. Pagkatapos ng pinaka-session, para siguradong ano, siguro kahit paano mawala-wala yung pamamaga sa mukha or pamumula. Yan. May tubig na rin ito, and also nilagyan ko na din ito ng nilagyan ko siya ng tea bag. So, ewan ko, Lipton ata to. So, nilagyan ko lang siya, siguro. Nilagyan ko lang para may flavor. Ito nga pala guys, ha. So, itong ginagawa ko is actually DIY lang talaga. And alam niyo naman, sa ginagawa ko is madaming red flag. Sorry kung may mga ganon. Pero, wala naman tayong magagawa. Kasi, tinatry lang naman natin eh. Lalo na ngayon, may hirap pandemic. Hindi natin kayang pumunta sa labas and also explore natin yung labas, lalo na sa mga spa or salon, if ever kung may mga infected, diba? So, ito, tinaray ko lang talaga kasi medyo mahirap din tsaka expensive yung ano, yung treatment ng microneedling. Yan, microneedling. So, talagang ginagawa ko siya sa sarili ko, and makikita nyo naman sa face ko, yan, diba nakikita nyo? Yan, medyo parang may mga ano, lubog-lubog. Ayan yung mga acne scar ko. Yan. 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 Hinawakan ko kasi yung kamay ko naman is malinis naman. Nag-alcohol na ako bago ko gumamit lahat. Lahat naman dinisinfect ko bago ko hawakan yung mukha ko. Yan. Nakikita nyo, oh. Medyo ano pa. May lubok-lubok dito. Yan. Acne scar. Yan. Umpisahan na natin yung session. So, first, una muna natin gagawin. Then, nalinis ko na kasi talaga yung mukha ko, naghilamos na ako, nahawakan ko lang, and yun nga, mag-apply tayo ng ano, ng wet wipes para malinis lang ulit. So, sunod natin gagawin yung nabing cream. So, yung nabing cream ito. Yan, search nyo na lang sa Shopee. Nabing cream. Tapos, itong ganito yung dilaw. Or, gawin natin, sinishake ko lang sa iloob. Then, inamoy ko medyo.
medyo may amoy talaga, pero hindi mabaho. So ito yung gagamitin ko kasi ito yung pinaka malapit, kasi ito malumpano, pag ito malalim. So kukuhain ako ng salamin. Nagbablog ako. Ano yun? So yun lang ang gagawin ko dito. Lalagyan ko lang talaga yung part na may ano ko, may scar ako. So may scar lang talaga ako magpano, mag-focus. Hindi ko saan yung lahat kasi yung ibang part ng mukha ko talaga is napakasensitive. Kaya naman lang din. Kahit magamit ko yung mic mo din, talagang makakasin yung part. Siyempre, pag nagagalit, nagagalit ka na naman ng din. Kailangan medyo sobrahan mo, extend mo yung sa skin mo. Kasi minsan, hindi mo maiwala talaga, magsobrahan mo. Magsobrahan mo yung lagay. Magsobrahan mo yung pag-extend ng medium mo. Doon maramdaman mo yung sakit. Medyo okay naman kasi yung loko, na medyo okay yung loko. Pero ito lang talaga yung pinaka-problema ko sa loko nito. Medyo parang lugod ng konti, pero hindi naman talaga halipat. Kailangan extend lang natin kasi siyempre, hindi natin may iwasan na kailangan extend natin yung pag mamay ko nito sa loko, sa loko, sa area ng acne. Para kayo dumutano, para medyo mag-high-space naman yung sa skin. Medyo sobra-sobra akong magtagal para siguradong effect yung ano yung laging cream. Sobrang ko. Tsaka pala, madami naman itong nakuha namin ko. So, hindi naman ako nangyarapan itong level na makubol. Kasi, hindi ako busi. So, okay na. Okay na. So, maglalagay na tayo ng clean wrap. Clean wrap. So, nagputol na ako kanina. And, dilagay ko lang sa unan ko. And, ilalagay ko na lang sa... Yan. Nagagay ko lang. So mag-wait na lang tayo ng 15 to 20 minutes para ayun, masimulan na natin talaga yung totoong penetration sa mukha ng microneedling. Yung pinakahihintay yung masakit-sakit. So, eto na. Transition tayo. 20 minutes later. Hi guys! Tapos na yung ating hinihintay. So ngayon, maglalagay na tayo ng... magtatanggal na tayo ng... ng clean wrap dito sa mukha ko, and pupunasan natin ng wet wipes, and yun na, dadiretso na tayo sa pag-penetrate ng ating skin o pagsusugat ng ating skin. So first, gagawin muna natin itong aking needle. Kailangan muna natin tanggalin. Ayan, pagkatanggal gilid, lagyan natin ng ilagay na natin sa doctor pen, then marinig nyo. Yan. So, para mas makita nyo na gumagana talaga siya, ito. Yan. So, first, gagawin natin dito is gagawin ko ito muna. So, hanggang dito lang muna. Tanggalin ko to. Hanggang dyan, yan. Then, punasad ko ng clean wrap, sorry. Nang ako, so, kumbis na ako. So, gagamitan natin ng wet wipes. And then, sorry, iba na. Lagyan natin ng vitamin C. Lagyan natin ng vitamin C. So, yun, lalagyan natin. So, gagamit din ako nito ah. Ang salamin mo. So, nagkala lang talaga nagbubuo yung sa kutis mo kapag ito yung dilita. Nagkala lang yan.
susundan natin yung aking CD toss. Punas lang. Kapag punas na gano'n, sibo. Kasi hindi ka malalim na part ko dito lang dito.
vitamin C serum, sana may makuha pa ako. Meron pa konti. So, bibili na ako ulit ng ito. Dapat prepare, hindi na ubos na pala. Pero ito, sigurado mamamalato. Ito, saka ito. Yan. Yan. Tsaka makikita nyo talaga sa skin nyo, parang ang ganda. Kasi ano eh, kaka parang sugat lang. Medyo kala nyo okay na. Pero mawawala yan. Pag nawala yan, medyo babalik. Pero siyempre, progress pa rin. Gawin nyo pa rin ang gawin nyo sa face nyo para sa mga susunod pang session nyo, automatic na yan, medyo mawala na, medyo angat na yung ano nyo, yung mga scar nyo hanggang sa hindi na visible. Pero mas maganda pa rin kung ginagawa nyo to, dagdagan nyo ng kahit konting effort. So ang gagawin ko sa mga susunod kong vlog, mag CO2 laser ako, kasi yung iba talagang acne scar ko medyo talaga visible talaga siya, na kailangan merong laser para talaga mawala. Yun lang, sa susunod na lang, and papakita ko na lang yung mga after ko. Bye bye.